thank you very much at pinaunlakan nyo ang I Feel You dahil feel na feel naming lahat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Tinext ko nga si Alex noon nung napanood ko yung bago nyong vlog na napaarte mo si Mikee. Sabi ko, alam mo, mahal ka talaga ni Mikee para gawin niya to para sa'yo. Ba't ka pumayag, Mikee? Yun ang gusto ko malaman. Paano ka napaarte ni Alex? Ilang buwan yun na ginoconvince kami ni Uncle Jojo eh. So, supporta na rin. Lagi naman tayo nakasupporta kayo. Hindi, kasi sinabi ko sa kanya, Mikee, pumayag ka na kasi may pandemic ngayon. Tapos imagine mo, kukuha pa ako ng actor. Gusto mo ba yan? Meron ako ibang kalampungan. Sabi niya, ako na yan. Oh, alam mo talagang ano? Eh, side comment kasi dito, mami. Arte mo. Kung sa side comment, eh. Okay. Pero bago ang lahat, balikan muna natin yung love story nyo. Paano nagsimula? Ako alam ko na kung paano nagsimula. Although, hindi ko alam yung buong detalye kasi tinatago ni Alex eh. Kasi hindi alam ng mga, okay, sasabihin natin sa ating mga kapamilya. Noong 2014, 2015 na nga ako si Alex sa akin noon. Wala pa si Mikee. Na, sabi niya, ate, kung magbo-boyfriend man ako, siya na ang the one para sa akin. Ayoko nang makipag-date kahit kanino. Kaya I promise you, nag-promise pa, I will be single for 1 year. Mamahalin daw muna niya yung sarili niya, mag-spend time daw muna siya sa akin, hanggang sa isang araw ng ASAP, magka-isang dressing room lang kami ni Piolo, ay ni Piolo, ni Alex. Nakita ko, sumusunod si Piolo papuntang dressing room ko. Sabi ko, ay, makikipagkwentuhan to. Eh parang nung time na yun, wala ako sa mood makipagkwentuhan. So pagpasok ko ng dressing room, umasok ako sa dressing area para pag sinabi ko, yung sabihin mo, nagbibihis ako. Tapos biglang narinig ko na nga, ito na nga yung boses ni Piolo. Sabi ko, ay, dyan na nga si Piolo. Sabi ni Piolo, asan si Alex? So sabi ko, ha, si Alex ang hinanap niya. Tapos narinig ko, nag-usap na sila. Tapos, kasi for a time, nanigo rin si Piolo. Ang feeling. So yun pala yung ibig sabihin ng pagbisita ni Piolo sa dressing room. Dahil na si Mikee. Kasi naawa na siya dito sa kaibigan niya. Dahil talaga raw walang bukang bibig kung hindi. Pakilala mo kay Alex. Patay, yeah. Kumbaga patay na rin. So parang ano na rin to. Parang ibigay ko na. Kaya iyo, at least nakatulong tayo. Di ba kahit pa paano. Yan. Ano, paano nagsimula yun? Totoo ba yun, Mikee? Sinabi mo kay Piolo, ipakilala ka kay Alex. Inaano ko sa kanya, sabi ko, kilala mo naman ako. So, dahil? Parang feeling ko nga, lagi ko sinasabi, magkakasundo kami. Parang lagi ako natutuwa si sa Lord kami. Si Lord, ahadayon natin. Kasi pakitutub lang siya na, parang okay kami nito. Pinukulit ko siya lagi, tapos isang araw, binigay niya sa akin yung number ni Alex, tapos tinext ko siya, sabi ko, sige, gagawa ko na para, eh, mahihain talaga ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, sumama na lang. Sabi ko, sasama na lang ako sa iyo sa ASAP. Magbabaka sakali ako na baka nandun siya. Tapos, ayun, nandun siya. Pero nung... Nakita kayo? Nakita kami. Pero wala rin ako nasabi. Nahiya ako eh. So, trinay ko na lang ulit. Kaya pinundahan ko siya kasama. Hindi, nag-ano ko noon pala, masabi sa akin, uy, pwede pa pa sa load. Saan mo nakita si Alex? At saka paano mo nasabi sa sarili mo na parang makakasundo ko tong babaeng? Lagi ko siya napapanood sa ASAP o kaya sa mga ibang TV shows. Saka sa Instagram, pinapanood na ko lagi Instagram. Na, stalker. Hindi naman stalker eh. Okay. Nakakatuwa lang. Sabi ko, parang makakasundo ko siya. Try lang ako. And fortunately, here we are. Ilang years na here we are. Nagkatulak ka na kayong dalawa dyan. Hindi, pero ilang years ka ng single bago mo makilala si Alex? Matagal na, mga 3 years. 3 years. Kang walang buhay pag 3 to 4 years. Galing ka sa long distance relationship. Actually, prior to Catherine, dalawa lang naman yung girlfriend ko. Parehong long distance yung naging reason kung bakit hindi na-break out.
Saka pareho rin halos 4 years. Ah. Long distance rin. So, nag-decide ka na kaya umabot ng 3 years dahil na hindi ka na uli nag-date. Dahil ano naging decision mo nun sa susunod? Yeah. Kababalik ko lang din yung dito galing sa US nung doon ako nag-aral. So, focus lang ako sa trabaho, sa family. Ginawa ko lang yung ito. Doon sila naging hinanap. Close ni Piolo, di ba? Kasi yung parang aggressive na maghahanap. Dadating ang pag-ibig. Dadating. Totoo yun, no? So, parang masasabi mo, Mikee, na ang pag-ibig, hindi hinahanap, dumadating. Meron ka ng idea, pero kung saan siya dadating para sa akin. Kasi tulad nito, baka sakali lang naman ako, hindi ko naman i-expect na magiging dating ko siya o anyway. Mag-try lang. At kung para sa'yo, alam ko yun. Para sa'yo. Dadating siya, pero kung hindi mo naman subukan din, wala rin mangyayari. Hmm. You have to take the first step. Parang gano'n, leap of faith. Tapos kasi yung 3 years na yun, ate, feeling ko, yun yung preparation niya to meet me. Yun ang kasi willing. Before, di niya kaya ng artiste. So, nung time na yun, sobrang niya naging ka-close si Piolo. Sumasama siya sa... Naging barkada sila talaga ni Piolo. So, sinasama siya sa taping niyo. Nakikita ko si Mikee noon. Oo. Tapos, sinasabi pa niya, sinasabi mo, oh, my future sister-in-law. Gano'n ko. Whatever, sinasabi mo yun. Oh, future sister-in-law ko ikaw. Tingnan mo, tapos si Kaya dito. Ano ba to? Bakit ganyan? Hindi, pero tama. Hindi ko... So, na, ano niya, na-prepare niya yung sarili niya na, ah, pero kasi daw yung dating Mikee, hindi niya kakayanin talaga yung mga artista kasi hindi niya naintindihan. So, nung nakita niya yung ginagawa ni Piolo na, ah, talagang trabaho lang, naintindihan niya. Tapos, ano pa ba yung preparation mo? Ay, ano siya, yung naging, nagpaka-fit siya. Part ba yung preparation? Hindi kasi dati, di ba sabi ni, ano, parang... Hindi ginagawa niya yung sarili niya, parang that's what you're trying to say. Is he parang, ano siya, nung na-meet niya ako, he was the best version of himself. Kaya talagang natanggap ko. Tapos ngayon, he's the worst. Okay. Paano mo natotolerate yung ganyan ni Alex, Mikee? Pag ganyan siya? Kasanay lang. Pag ano, pag nasanay ka na, alam mo na na wala naman meaning yung sinasabi niya. What do you mean? Yung I love you ko. Hindi kasi it takes, for me ha, it takes a lot of courage and patience and understanding to be with Alex because she's an outgoing, carefree spirit eh. Diba? Parang it's so, para siyang wild horse. Hindi wild in a sense na sleeping in our she's a wild horse that it's hard to tame. Parang Carrie Bradshaw, diba? Yung it's hard to tame. A fun... After a while, pag kinausap naman siya or seryoso, nakikinig naman si... Okay. Mm. So, alam mo na yung difference ni Alex na ito yung kalokohan niya, ito yung serious side niya, di ba? So, you got to accept her parang two personalities. The loud one and the serious one. Yeah. Diba? Parang ganun. Yeah, we all have different personalities. Ilan ba ang personality mo? Yeah, we all have different personality. Meron kang personality na ipinapakita mo sa friends mo, sa katrabaho mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo, di ba? Iba-iba ka naman eh. Kaya iba-iba ang aspeto and ano ng tao. Hindi yung dimension tawag doon eh. Parang iba-iba yung, ano niya, yung nakikita mong... Asset. Hindi asset tawag. Diba sa nabasa ko? Facets. Yan, okay. Facets. Eh, parang... Pero yung pangit isama mo sa ibang tao. Hindi, pero I mean, yung mga biro mo, pero ikaw kasi, pag na-meet mo yung the one mo, yun yung alam mo na kaya niyang tanggapin yung lahat ng facets mo na tatanggapin ka na yung meron ka ililihim sa kanyang ugali mo or meron ka ililihim sa kanya na pagkatao mo. Yun yung buo kanyang tatanggap.